Actually, nag-worry ako sa kanya, kay Vice President. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas niya yung ano yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Ngayong araw, sa isang press conference, sinabi ni Senator Coco Pimentel na may posibilidad na maibalik ang 650 milyong confidential funds na dating hiniling ni Vice President Sara Duterte para sa Office of the Vice President at Department of Education. Kapag dumaan ito sa bicameral conference, ayon kay Pimentel, bagamat tinanggihan na ni Duterte ang mga pundong ito, maaring magbago ang mga provisyon ng budget sa BICAM. Pinalaan niya ang publiko na maging mapagbantay dahil maaring maibalik ang pundo kahit na sinabi ni Vice Presidente na hindi na niya ito ipagpatuloy para sa 2024. Tungkol naman sa mga pahayag ni Vice Presidente na tila pabiro niyang idiniklara ang sarili bilang designated survivor, sinabi ni Pimentel na hindi na kailangan ng ganoong komento dahil malinaw sa saligang batas na siya talaga ang susunod na Pangulo kung sakaling may mangyari sa Pangulo. Tinawag niya ring hindi angkop ang biro na ito, lalo na sa konteksto ng mga seryosong issues sa gobyerno ngayon. Pinuna rin ng iba pang mga senador ang pagiging casual ng mga ganitong pahayag ni Vice Presidente, lalo na't kasunod ito ng kontrobersiya sa paggamit ng confidential funds ng kanyang tanggapan. Narito ang ulat. Minat na sa isip niya. Mahirap i-share. Yun lang po ang masasabi ko. Sana may mga close friends siya and family na nakikinig and ma-advisean siya na meron siya mga sessions na ilalabas niya yung mga damdamin na ganun. Bakit, sir? Hindi siya usual eh. Yung mga nasabi niya, hindi usual po yun. At saka hindi rin yung na-verbalize niya yung naisip niya. Pero yung naisip niya, hindi usual eh. So, siguro kailangan meron siyang makausap na mas madunong sa atin. Na hindi usual na abnormal? Hindi siya usual eh. Sabihin ko na lang strange. Saan yung matindi yung galit niya? Hindi ko nga alam, kaya kailangan niya may kausap siya na mas madunong pa sa akin. Kasi abogado naman ako, baka ibang field ang kailangan kausap ni VP. But of course, family can also help. So, dapat may close family, friends, relatives kausapin. Or professional, yeah. Sige. Is there danger ba yun sa government natin o natin ang hindi ako nakatingin ako sa positive, ha? Mabuti nga itong ganito ka-attentive to detail ang ating Vice President and willing to criticize the administration kasi nagkakaroon tayo ngayon ng check and balance. At least may check. Merong isang tao dyan na ina-anunsyo niya sa buong bansa at sa buong mundo na andyan siya to check the administration. So that's a mga ganyan, that's a welcome development sa isang demokrasya that there is someone, some party, some group checking the administration. Pero sir, kung parang sinasabi pinagkakalinya ng Vice President is yung investigation sa kanyang paggamit ng confidential fund. To which, sir, going to our press conference niya, wala siya. Kaya hindi mo nga malink eh. Hindi mo nga malink yung dalawa. So, sana tinanong ninyo siya. No, if you were there sa press con, ano ba yung, ano naman masasabi niya doon sa House hearings about the expenditures of the department, no? Department of Education, while she was the secretary. Sana tinanong siya para nabigyan siya ng opportunity to respond. So, how would that affect po your take on the proposed OBP budget, sir? Kasi wala na confidential fund, sir, pero diba, sir, tinitingnan niyo din yung paggamit ng pondo in the past? Sa Senate, although nag-hearing kami using NEP figures, yun eh, ang formal
na ang formal na iti-take up namin sa floor would be the committee report ng aming Committee on Finance na ang kanya namang ipaprocess ay yung General Appropriations Bill na galing naman sa House. So, that means mag-uumpisa kami most likely sa mas maliit na halaga. Hindi doon sa presented ng NEP na 2-something billion. Ito yata less than a billion na. So, yun po pag-uusapan namin. Ako naman, at least hindi na pinag-uusapan ang 1 peso budget o 0 budget. Na tama naman. Hindi mo naman sinizero ang Office of the Vice President. Dapat bigyan mo ng sapat na budget yan to operate as the Office of the Vice President. Ano man ang, ulitin ko, ano ang mandato ng Office of the Vice President? To prepare the Vice President to be President at any time. That is the main. Ano ka nga eh? Spare tire ka nga eh sa ating governmental setup. Spare tire ka ang Vice President. Pero mabigat ang responsibility mo. Oh, pag ma-flat, ready ka maging presidente. Oh, yan. That's the... So, yan ang paghandaan. Any other questions? Ito na lang po sa draft board ko. Paano po ba magiging structure? It will be the blue ribbon, it will be a subcommittee, and then when do you plan to start? Ano po ang inyong focus? Ito po yung nalaman kong plano, no? Kasi naka-break ang Senado ngayon. Ang rules namin, only the Senate Blue Ribbon can hold hearings even if walang referral from the plenary. So, yun. So, yun ang ina-apply yata ni SP Chis na rule. Kung gusto ng ibang senador na magka-hearing kami during the break, only the Senate Blue Ribbon Committee can do it. But what is the kung yung chairman or chairperson ng Senate Blue Ribbon has no time during this last 2 weeks of the break, she can always form a subcommittee. Ginagawa ko rin naman yun as chair of the Justice Committee na subcommittee. And I think she will be forming a subcommittee. Yung usapan nila ni SP Chis, and she will be naming me as the chairman of the subcommittee. And kung gagawin po ni chairperson Senator Pia Cayetano yun, tatanggapin ko po yung designation ko. And then, that means ginagawa namin ito so that we can hold the hearing in this coming 2 weeks. So dapat, yun po ang gagawin natin. We will have to fast track everything. At kung ma-formalize na lang muna lahat, then I will have to fast track everything. I will now tatanungin ko sino ba ang nag-file ng reso na ito. Tatanungin ko yung senador na yun. Okay, sino ang resource persons na sa isip mo? And then magre-research din kami ng sarili namin, mag-imbita kami ng resource persons bilang subcommittee in coordination with the mother committee, ang Senate Blue Ribbon. But we will make it a realistic list. Huwag yung sobrang dami ng inimbita, imposible naman din mapasalita sila or matanong sila sa ilang oras ng hearing. So we will be realistic with our approach. Okay. Ito yung ginagawa lang natin dahil kung gusto talaga ng mga senador na mag-hearing kami during the break. Pero pagka-resume na kami, we can always hear the resolution na may final na isang senador na resolution and it will be referred to the proper committee. Pwede pa rin sa Blue Ribbon, pwede rin sa Justice. Pero iwasan na siguro namin nga yung public order kasi nga yung chairman namin, si Senator Bato, nababanggit kasi ang pangalan na doon sa naunang investigation ng House. So, it's either kahit anong term na gamitin mo, delikadesa, or custom, or tradition, mayroong marami ng dahilan na wag siya ang mag-chair. But as a member of the Senate, attend siya. Kung gusto niya. Sir, may urgency ba para i-designate? Ako kasi, ang sinasabi ko lang sa mga colleagues ko, ready ako. Kung sa tingin nila may urgency. Sila magsabi kung may urgency. And siguro kung if there are two or more senators interested in the subject matter, I will, pwede ko nang sabihin na, sige na, marami-rami na ang interesado and it's urgent, dinihear natin. Sir, kung sakaling matutuloy, sino ang mga unang kukunin mo ng mga resource person? Yun ang pinunta ko ngayon because I will meet with my staff. Ililista namin yung potential na resource persons. Pero gaya ng ano sinabi ko kanina,
maging practical naman kami, hindi naman lahat ng posible ay imbitahin namin. Mamili kami ng siguro para orderly ang investigation natin. Dapat yung kwento orderly din. So at the start of the Duterte administration, so June 30, 2016, 12 noon ng June 30, 2016 or even earlier, kasi siyempre naghahanda naman ang incoming administration ng kanyang administration. So doon tayo mag-umpisa. Then para tayong isang train na aabante sa timeline. So yun ang ating gagawin hanggang sa end ng term, June 30, 12 noon ng 2022. So yun ang gagawin natin. Ganun ang para orderly, doon tayo mag-umpisa sa June 30 or even days before that of 2016.